ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao. So mga par, matapos nga po mag-post ang angas ng Pinas General Casimero sa kanyang Facebook page. Ano yan mga idol? Malapit na daw mag-cross ang landas nila ng Japanese monster Naoya Inoue sa Bakbakan. Kung saan ina-expect ng Team Casimero mga idol na mangyayari talaga ang sagupaan nila ni Inoue. Matapos nito baklasin si Luis Neri sa kanilang Bakbakan sa Mayo. Mas lalong tumibay pa kasi mga idol ang paniniwala ng karamihan. Dahil mismo na si Naoya Inoue ang nagsabi sa kanyang post-fight interview. Matapos talunin si Marlon Tapales sa laban. Na pangatlong laban niya daw mga idol si Casimero ngayong taong kasalukuyan at target niya talaga mga idol sa buwan ng December at tila mukhang paasan na naman po mga idol ang sinabi ni Inoue para kay Cuadro Alas. Sa nilabas na naman kasi mga idol ng legendary referee na si Danrex Tapdasan sa kanyang Facebook page. Ayon daw sa kanyang source mga idol, malabo daw mangyari ang sagupaan ni Cuadro Alas at Inoue anytime soon. At according sa kanilang panibagong fight plan ngayong taong kasalukuyan mga idol, target nila si Luis Neri sa buwan ng Mayo, which is ngayon mga idol kasado na ang Bakbak. At pagdating naman sa buwan ng September, isusunod nila ang WBA mandatory contender na si Murojun Akmadalev. At ang huli nga daw sa lahat mga idol ang laban ni Inoue sa December, kung saan inaasahan ng kampo nila na makaline up si Inoue sa title fight kontra sa featherweight champion na talagang hindi malabong mangyari mga idol dahil ang tatlong champion ngayon ng 126 pounds. Hawak lahat ng top rank promotion ni Bob Arum na siya naman ang secondary promoter ni Inoue. Kaya easy work lang talaga ipalaban si Inoue sa featherweight title fight. At yun nga mga idol, sa kasamaang palad, wala si Cuadro Alas sa plano ng kampo ni Inoue. Bagamat ulitin ko mga idol, ang report na to ay galing lang mismo sa manager promoter ng Japanese Monster. Hindi ito galing mismo kay Inoue. At ang dahilan nga dito mga idol, bakit binuran nila si Cuadro Alas sa listahan? Eh dahil sa naging performance ng Pinoy boxer sa huling laban nito kay Yukinori Uguni, na below average ang pinakita na bagsik ni Cuadro Alas sa Bakbakan, kung saan uwi pa talaga sa draw ang laban. Kaya malamang mga idol, sa isip ng manager promoter ni Inoue, na ano pa ang point na laban ni Inoue si Cuadro Alas kung hindi nga daw ito magawang manalo sa laban kontra sa hindi naman rated na fighter sa super bantamweight. Well, dito nga mga idol, pumasok ang sinuggest natin kay Cuadro Alas sa nakaraan natin na video na kung gusto talaga ni Casimero na i-secure ang laban kay Inoue, huwag nang nila hintayin ang sinabi ni Inoue na papalagan ito si Alas sa December. Dapat talaga humanap ng malakas na kalaban si Cuadro Alas para magpapansin talaga kay Inoue. Mas mabuti mga idol kapag nilabanan nila si Murojun Akmadalev. Sakaling manalo sila dito, talagang iiwan nila si Inoue na walang choice kundi isunod na talaga si Cuadro Alas sa Bakbakan. Pero gayon pa man mga idol, trabaho ito ng promoter ni Casimero. Sa kanila nakadepende ang lahat kung saan banda papunta ang karera ni Casimero sa boxing sports. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po inanunsyo ni Manny Pacquiao ang kanyang pangalawang laban kay Mayweather Jr. na posibleng mangyayari sa third quarter ngayong taon. Eh kung saan mga idol, maraming mga Pinoy boxing fans ang nagsasabi na ang laban na to ay talagang personal para kay Boss Manny. Kahit exhibition fight lamang ang Bakbakan, malamang daw mga idol, planong saktan talaga ni Pacman si Floyd sa ibabaw ng lona matapos ito matalo sa unang laban nila at para makabawi sa lahat ng trash talk na sinabi ni Calvo sa Pinoy Legend. Well, malamang mga idol, ito talaga siguro ang plano ni Boss Manny dahil malaking bagay mga idol kapag pinatulog nito si Calvo sa ibabaw ng boxing ring para masilyuhan ng Pinoy Legend kung sino ba talaga sa kanila ni Floyd ang goat sa Bakbakan.